Mga negosyong patok na patok online nang dahil sa pandemya. Masasabing isa sa mabilis na paraan ang magtinda ng pagkain, damit at kung ano-ano pa online gamit ang ating mga social media accounts. Kaya ang ilan nating kababayan sa Barcelona ay naisipang dumiskarting magbenta online, dulot na rin sa ating kinakaharap na krisis pangkalusugan at upang maipandagdag man lamang sa pang-araw-araw na gastusin. Tulad ni Joan Castro, na sinubukang magtinda ng iba't ibang lutong pagkaing Pinoy na kanyang ipinopost gamit ang kanyang FB account. Nung umpisan namin yun nung pandemic, mga mes ng September, October, dahil nung nawala ng trabaho yung asawa ko, tapos na sara din yung hotel namin, niloko ko siya. Sabi ko, bakit hindi natin mag-try mag-business? Online business. Parang mga food business, free delivery, ako mag-prepare, ikaw ang mag-deliver. Ngayon, sabi niya, bakit nga? Umuo siya. Niloloko ko lang naman. Sabi ko, sige, try natin. Ngayon, nung kinabukasan, nag-start na kami mag-prepare ng mga, panghanda. For example, yung mga, sa umpisa, nag-umpisa kami ng mga limang pagkain lang. Tapos, mga, medyo nung tumagal, madami mga nag-request, bakit hindi ka gumawa ng mga, for example, mga gutong Batangas, sisig, obo fish. Hanggang sa tumagal, ang dami na nag-o-order sa amin. Nung umpisa, konti lang, syempre, dahil syempre, starting kami. Hindi naman kami kilala. Tiyaga lang, kumbaga pa isa-isa sa umpisa, hanggang sa nagtagal, dumami ng dumami nag-order. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang blessing. Unang tingin pa lang ay talaga namang gugutumin ka sa sarap ng kanilang mga itinitindang barbecue, champagneng kambing, siopaw asado, kilawing kambing, at syempre ang kanilang gotong Batangas. Kada nauubos yung preparation namin, namimili kami. Tapos, pag, for example, alam namin kung ano yung mga bestseller katulad ng mga champagneng kambing, kilawing kambing, gotong Batangas, sisig, pinapaitan, barbecue, crispy pata. Yun ang mas madalas namin pre-prepared. Pero, every week, lagi kami namimili. Dahil laging sold out. Kung hanap nyo ba ang ipapalaman sa tinapay tuwing umaga? Narito ang homemade peanut butter, isa sa mga bestseller paninda online na mag-asawang Milet and Edwin Del Mundo. Actually, nagsimula yan kasi nakita ko lang through internet. So, nag-asa ko sa friend ko kung paano. Then, binigyan naman niya sa akin yung recipe. Then, sabi ko, mag-try ako. Pambahay lang. As in, sa amin lang. Then, yung tinray ko, pinatikin ko. Siya ang pinapatikin ko kasi ako is sobrang sa tamis. Siya naman is less lang. So, yung gumawa ako, naisipan ko, sabi ko, bigyan mo si yung isa namin tsahe na yung dila is maano sa dila. Para maano namin na matikman nila kung ano bang feedback ang pwede namin makuha, kung okay ba ang lasa o ano. Ay, yung pagkano naman, nagustuhan naman, sabi, okay ito, ba't hindi nyo itry na ibenta? Then, yun. Sabi ko, kasi wala talaga akong balang magbenta. Kasi wala talaga. Kahit sabihin natin na ano. Tapos nakita ko na lang yung tsahin ko. Nag-post sa Facebook. Patulog na ako, sabi ko sa asawa ko, B, bakit may post sa Facebook na nagtitinda tayo ng peanut butter? Wala akong gawa. As in, wala talaga. As in, wala talaga sa plano na magbenta or ano. As in, pambahay lang. So, yung tsahin ko, tawag dito, siya na ngayon nag-post. So, na-push kami tuloy na magbenta, na gumawa. So, sa awa naman ng Diyos, sabi, pero may andun yung kaba. Na baka hindi mabenta, baka hindi magustuhan. Andun yung sabi natin dahil sina may negative, may iba naman na positive. Pero ako sabi ko, bahala na. Positive na lang. Ang naging feedback naman ng mga tao is magaganda, nagustuhan. Kaya siya tuloy na. Inanon yes. Namin. Hanggang sa ngayon, doon ang pinagkukuhanan din namin ng extra income. Gawa nung sa nangyari nga sa COVID. Ayun na. Tsaka isa pa rin niya, sabi ko, kailangan nating magkaroon ng another income. Dahil walang mangyayari kung maghihintay lang lagi sa ERTE, edi
pwede natin itong pagkakita. At dahil sa magagandang feedback ng kanilang mga suki, ay mas nadagdagan pa ang kanilang itinitindang mga pagkain online. Nakaka-proud, happy din. Kaya, dahil na pagka-feedback sa iyo ay maganda, mas ginaganahan kami gumawa. Tila ba dadalhin tayo sa ating bayang sinilangan sa mga pagkain kanilang inihahanda? Talaga naman mapapatakam ka at mapapawaw sa sarap. Hanapin nyo lamang sa Facebook group page ang Pinoy Ako sa Barcelona at tsak na makikita ninyo doon ang napakaraming pagkaing Pinoy na talaga namang nanaisin yung tikman at sa sobrang sarap ay mapapawaw na lamang kayo. Ito ang mga diskarte at abilidad ng Pinoy sa panahon ng krisis. Idi-deliver na dito sa Katambayan Vlog.